ipapakita ko sa inyo kung bakit, kung ano yung sinasabi ko. Katulad nito, sa unang picture ito, kasama ko si Kuya Aaron, pero kapag nilakihan ko na siya, ganyan ko, mag-iiba siya, kutsara, tinidor na yan. So, yun yung saltik nitong cellphone ko. Yan, kutsara, tinidor. Kasi, hindi, na-i-vlog ko siya, oh guys. Look. Ayaw lang. Ano yan? Wait ha. As ayusin ko lang yung eto ayaw. Tinay nyo oh. Eto yung nakabungad yung minakeupan ako ni Kuya Aaron. Eto na i-upload ko na siya dyan sa vlog ko. Ang nakalagay, Kuya Aaron does my makeup. Yan, si Kuya Aaron, artista yan ng GMA. So yun, chinallenge ko siya na gawin yun sa akin. And on the go naman siya, super bait. So blessed ako dahil napakabait ng mga nakakatrabaho ko. Yan. So eto yung saltik lang nitong cellphone na to. Yung video, dapat ganito eh. Ayan, si daddy yung namimili na siya. Oy, naku. Oh. Yan. So, wow. Nagawa ko siya. Tapos ito yung paalis na kami. Hindi nyo siya nadidinig kasi ano eh, naka-earphone ako. So, ayan. Ito yung paggabi na eh. Umuwi na ako. Pero alam ko nakapag-vlog na ako nito eh. Tapos nakita ko din pala itong memory ko, mapupul na siya. Katulad nito, dark chocolate yan, diba? Tapos pag ginanyan ko, oh, iba. Ito, dito ako bumili nung Hello Kitty ko, yung silicone na uso ngayon. Yan. Tapos pag binaba mo. Diba? Pero pag ito, diba, goya siya. Kapag ka-in-upload ko siya, ito ilalabas. Pag nag-zoom out ako, ito kung saan ako bumili ng mga product na diba, saltik. Gusto ko sanang i-delete all. Kaso nga lang, meron pa akong mga artist na nakalagay dito. Tulad niyan. Oh, dito rin. Diba? Ang mali ko kasi, nag-delete kagad ako kasi akala ko yun yung lumang mga picture na na-upload ko na. Eh, ang kaso mali. Hindi ko na, huli ko na naisip na bumalik na naman yung saltik niya. Ayan o, oh, tingnan nyo ah. Diba, dapat pag sinoom ko yan, dapat ito pa din yung makikita ko. Tingnan nyo. Oh, nag-iba. Ito yung chicken fillet na pinost ko na sa page. Yan. Hindi ko alam kung bakit nangyayari ito dito. Kaya to siguro binenta sa amin. Yan. Diba? Tapos ito, dapat itong video na yan. Yan yung behind the scene ng yung corporate na shoot sa amin dati. Tapos tingnan nyo, pag pinlay ko. Yan. Si Jane yan. So, yan yung lately na binlog ko, na ipinapakita ko sa inyo, na we meet again. Tama ba? Yan, nakita ulit kami ni Jane. So, diba? Ang epic lang masyado nitong ano ko. Tapos, ito, yung shinut ko siya. Sobrang nagandahan ako dito sa gawahan ko. Then yung iba, okay naman na, hindi naman na sinaltik. Tapos try kong picturean tong cellphone ko, ay yung camera ko. Ay hindi, ano ba? Itong laptop ko. Ayan. Na lolokaret na naman ako. Ayan, sige ganyan na lang. Ayan. Ayan, diba dapat yan ang lalabas? Click ko siya. Pero dito sa view na to, ayan o. Yung sa slideshow, yung mga preview ko. Yan siya. Dapat yun yung lalabas dyan. Kapag pumunta na siya sa gallery. Tapos tingnan yung lumabas, si Sam YG. Diba? Lakas ng trip. So ngayon, ang bala ko dito sa ano ko, sa cellphone ko, re-reformat ko. Pero feeling ko, wait, feeling ko parang ang dapat i-reformat yung mismo cellphone eh. Hindi ko alam dito kung ang cellphone nito eh. Pero ang gagawin ko,
ano ko muna, secure ko muna yung mga pictures, yung mga videos. Then, mag-antivirus ako. If ever na ganun pa rin yung mangyari, i-re-reformat ko na siya lahat. So, lahat ng laman mismo nitong itong memory card para sure. Kasi mahirap yun, lalo na pagka nalibang ako lalo sa kaka-picture, kaka-video, tapos pag mayroon ako nakita na dating picture na ano ko na, yung mga nabura ko na, or na-upload, aakalain ko na, oh, ba't bumalik? Tapos syempre, di ba, automatic. Pag alam mong binura mo na, automatic yun, hindi mo na kailangan kasi nagawa mo na, or napaprint mo na. Eh, kaso ito, nagdolo ko. So, paano ako pupunta sa Tronix para magpaprint ng mga pictures kung ganun yung mangyayari. So, yun lang yung mga nangyari sa akin today. At, yan, hindi na nag-reply yung mga, or late na akong nakaka-receive ng message. Ka-text ko ngayon yung Kotashi May, yung mga kaibigan ko, dahil nga, nagsiset kami ng day kung kailan kami lahat pwede, at kung kailan lahat mag, magkakatugma-tugma lahat ng schedule namin. So, ngayon na lahat nagtatrabaho, yun naman yung mahirap ngayon. Yung i-skip yung mga lakad, dahil lahat nga ABCs, at iba-iba yung mga rest day. So, compare naman dun sa dati na magkakasama kami sa isang school, halos kalahating araw kami magkakasama, dahil nga halos kalahating araw din yung pagpasok, binuuwi ka na lang para matulog, kumain, then kinabukasan, papasok ka ulit ng school, ganun. So, ngayon wala na kami sa college life, ngayon gusto naman namin bumalik ng college life. Pero syempre, ang pinaka-worst dun at pinakang ayoko, yung thesis and thesis, yung mga magpapasakit ng ulo ko. Pero syempre, challenge yun dahil dun nasusubok lahat yung friendship nyo, yung tiwala nyo sa isa't isa, and yung professor mo na malakas, maka-pressure ng bonggang-bongga. So, sa mga estudyante, huwag kayong sumuko dun sa professor nyo na akala mo lagi may lakas na sobrang nagmamadali pagdating dun sa pagpasa ng mga requirements or nung mga dapat yung ipasa na by date kasi yan yung pasahan ng mga kailangan yung sa thesis or PCB. So, dahil sa amin PCB yun, may time din na gusto kong bumalik ng PCB. So, para ma-depends din yung mga bagay na hindi rin namin na-depends ng tama. Kasi nga, sobrang pag-gigisa yung ginawa sa amin. Pero that day, parang sandali lang yata yung mga nangyari noon. So, kumbaga lahat kami nasa loob. What? Ano to? Asan yung tanong niya? Hindi, saan siya kumuha ng ganyan. Tapos, ang konti lang yung dala-dala namin, kumbaga nakasummarize yung binigay namin sa kanya. Yung pala, dapat isang buo yung, yung bibigay namin, yung buong ginawa namin. Eh, ang kaso, may nagsabi nga na nakasummarize dapat yung marketing, yung financial, etc. Lahat yun, magwala sa introduction. Tapos kami, ang pinasa namin, yung nakasummarize. So, di ba? Yung information na dumating sa amin, mali pa. So, yun. I-end ko na ngayon yung vlog ko at bukas, push na ako sa Divisoria, and na-message ko na rin si Tin na, yun nga, bukas ako matutuloy. So, if ever man na meron makakita sa akin sa DB at namukaan nyo ako, sama kayo sa akin. So, yun. Kasi, ano ba? Oh, tama. Sama kayo sa akin. So, para makita nyo na, kung paano ako makipagtawaran sa Divisoria, kung paano ako umikot dun sa bawat iskinita, sa mga syarkatan, kung paano ako umiwas dun sa mga saksikan, di ba? So, dun nyo makikilala sa sobrang diskarte, kakatawad, ganyan, kasi laking binondo ako, laking, dun ako sa school na kung saan ginawa na siyang mall. So, sanay na ako doon. So, sa ilang taon ko doon, syempre, marunong ka na makipagsapalaran at makipagsabayan doon sa mga magnanakaw. At alam mo na yung mga karakas nila. So, alam mo na rin kung ano yung mga bagay na dapat mo landalin sa Divisoria at mga hindi mo dapat ilabas sa Divisoria. Kasi, kapag pupunta ka naman doon, ang kailangan mo lang wallet, panyo, tubig, payong. So, katulad kanina, umulan, di ba? Siyempre, pag pupunta ka doon, kailangan mo talaga ng pera. At para hindi ka na rin habulin, ulit. At para hindi ka